Itong gagawin natin. Car key. So, ito, binigay ng kapatid ko way back 2012 yata o 2010. Hindi ko na matandaan. So, iniingatan ko itong car key na to. So, ito siya. So, sira na siya. So, gagawin natin, lalagyan natin ng ano, i-fix ko siya. Tapos, gagawin natin siyang carbon fiber. Ito itong carbon fiber. So, hindi na nagana yung ano niyan eh. Sayang, hindi na nagana yung lighter niya. Lighter to eh. Hindi na nagana. Tatanggalin natin to. Yan. Kunin lang natin to. Kunin natin dyan. So, i-glue natin ito dito. Gamit ang super glue. I-glue lang natin siya dito. Okay. So, ito na siya, no? Pinabit ko na siya. Nagawa sa bakal yan eh. So, ito na siya. Nilagyan ko siya ng atisyo sa loob. Para kasi mamasilyang ko yan eh. Para matigas siya. Pati ito mamasilyang ko to. So, ito siya. Pinasilya ko siya. Para matigas yung pagkakapitan ng carbon fiber. So, okay na yan. Hindi naman kailangan masyadong smooth. Kasi matatakpan mo siya ng fiber, ng carbon fiber. So, ang paglay ko ng carbon fiber dyan, ano, hindi siya yung traditional paglay. Discarte ko na lang para mabilis. Pero, kakapit pa naman yung carbon fiber dyan. Kasi, natest ko na isa. So, ito yung gagamitin nating carbon fiber. Honeycomb. Carbon fiber. So, dito, lalagyan natin dito sa mga edges. Konting-konti lang. Dito. Tapos, sabay pin natin ganyan. So, ito, nagawa ko na. Unahin nyo munang lagyan ng super glue dito. Paglagay niyo yung super glue, ganun o, idikit niyo ng pidikit niyo ng maayos. Ito na isunod niyo kasi mag-perform naman siya sa ano eh, sa natitirang space. Kaya mas much better na ito yung lagay niyo muna ng gilid. So ito. Lalagyan natin siya ng resin na yung pang fiberglass, yung pang normal fiberglass, try natin. Ayan. After 30 minutes, tuyo na siya. Medyo may konting taki lang, pero tuyo na siya. So, ikakat na natin siya. Tuyo na siya. After 30 minutes. So, ikakat muna natin siya. Mas magandang ikat siya na medyo matigas pa siya. Pero matigas na siya, pero may lambot pa rin yan. So, gagamitan natin ng cutter. Siya. Medyo dihahin lang muna natin siya ng konti. Okay, lalatagan natin dito. Lalatagan na natin siya. Dila. Lalagyan muna natin siya dito sa gitna. Huwag yung madami. Konting-konti lang. Padikit lang. Ganyan na ng stick na ganyan. Para dumikit lang ng bahagya. Yung purpose na. Kasi pag madami lagay nyo, so magkakaroon ng smudges din sa taas. Sa gilid. Tapos ikalat nyo lang. So gawin nyo ng both sides. So, top, bottom, left, right.
ito hindi siya yung traditional way na tire-resin mo to. Hindi siya yung ganun. Pwede ko siyang gawing ganun kasi lang gusto ko lang mabilisan. Since personal use ko naman to eh. So all diskarte lang dyan para hindi siya masyadong madami yung malagay yung glue. Shoe glue. Lagyan na siya dito. Yan o, parang kontrolado niya na yung shoe glue. Tapos lagay niya lang sa mga edges. Lagay niya lang siya dyan. Mas madaling ganito. Tapos ipress niya lang bahagya. Dapat hindi siya, wala kayong mararamdaman na dikit dito. Pag naramdaman kayong dumikit dito sa side na to, magkakasmadis yan. May possibility, malaking possibility makita sa finished product natin. Properly hand-laid na siya. Ito niya naman. Diba? I-cut natin siya. Magtitira lang tayo ng siguro mga ilang agwat lang. Ito mga allowance lang konti. Ayan na, properly cut na siya. So, may konting allowance yung ito nyo, may konting allowance siya na. So, ilagyan na uli natin siya ng resin katulad ng mixture kanina. So, wala na tayong brush na foam brush. So, gagawa tayo ito yun. Ito lang, tsaka ito. May walang dito. So, ikaw mali lang para tipid tayo. So after 30 minutes babalikan natin siya. So ito na, after 30 minutes ito na siya, matigas na siya. So, pwede natin ikat siya. So tignan mo yung grabbing kinis niya, sir, oh. Di ba? Fiberglass resin lang yan, yung normal na fiberglass resin. So, cut muna natin siya. So, ito na siya. So, ready na for, mapapansin nyo natanggal yung ibang part ng fiberglass dito. So, okay lang yan. Papatunga naman natin yan eh. So, tunga natin siya ng fiberglass ulit. Siguro mga 5 pang patong. Second coating na after 20 minutes. So ito pang third na, after 20 minutes pang third na coating na. So ito, fifth coating. Ito na, tuyo na siya. 5 coating siya. So ang gagawin natin, ililihay natin kasi magbantay. So inuwet sad lang natin. So ito na yung product. Nawak to na siya pero hindi pa totally, pero hindi siya yung in-expect ko na itsura. Pero since first time ko mag carbon fiber eh, okay na ako dyan. Kasi naman yung dating itsura niya na sira-sira na. Parang hazy siya eh. Kulay green since dahil sa cobalt yan eh. Parang green siya. Medyo ma-dark. Medyo dark siya eh kasi dahil sa cobalt. So, hindi ko nalalagyan ng cobalt. Tatry ko. Since first time ko mag-carbon fiber, okay naman ako dyan. Sprayan ko siya ng clear coat kung baka lumabas lalo yung kagandahan niya. Na-spray ako na siya ng urethane paint na clear coat. So, ito na yung kilalabasan niya. Ito. Makinis na siya. So, medyo hazy lang or medyo malabo dahil sa cobalt na nalagay ko. Pero, diba? Pero may ginawa ko niya na walang cobalt at ito yung ano niya. Ito siya. Ayan,
Walang cobalt yan. Sa play-by ko to. Yan o. Diba? Ito yung regular fiberglass resin and hardener. Ito yung may cobalt. Ito yung may cobalt. Medyo yung tingnan nyo yung ano, difference nila. Medyo dark. Ito pa yung isa. Carbadaptor. Wrap around ano yan, ha? Wrap around carbon fiber carbadaptor. So yan siya. Difference. So ayan na. Hope you like this video and don't forget to subscribe. See ya! Ready?